الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay tuloy na naman natin ang ating paglalakbay sa ating sa pagsasagawa ng Hajj. At ngayon ay natapos na tayo sa araw ng Arafah, natapos na tayo sa pagtigil o pagpapagabi sa gabi ng Dhulhijjah sa Muzdalifah. At kinabukasan ay yun na po yung ikasampu sa buwan ng Dhulhijjah, at ito po yung tinatawag nila na Eidul Adha. Ito po yung tinatawag natin kung saan isini-celebrate na po natin ang ating Eid na tinatawag natin na Eidul Adha. At tinawag din nila ang araw na ito sa ikasampu ng Dhulhijjah na al-yawm al-hajj o yawmul hajj al-akbar. Isang malaking hajj kung saan napakaraming mga gawain dito na malalaki ang gantimpala. Sabi ng mga eskolar natin, katulad ng pagtapon ng bato, pag-alay ng katay, pagtatawaf ng tawaful ifada, at pagsasai. So napakaraming gawain dito sa ikasampu sa buwan ng Dhulhijjah. Iulitin ko, tinawag ito ng karamihan sa mga eskolar na Yawmul Hajj al-Akbar. Ayon sa ibang mga eskolar, sabi nila na ang Yawmul Hajj al-Akbar ay ang araw ng Arafah. Yun ang pananaw ng ibang mga eskolar. Pero ang karamihan sa mga eskolar natin, ayon sa Jumhurul Ulama, ang Yawmul Hajj al-Akbar ay ang Yawmul Nahar. At ito po yung ikasampu sa araw ng Dhulhijjah. Tulad nung nakarang tinalakay natin, pagkatapos ng sala ng Fajr sa Muzdalifah, ay bago sumikat ang araw, aalis na tayo mula sa Muzdalifah papuntang Mina. Pabalik na tayo sa Mina kung saan nandun yung mga tent natin. Pero hindi muna tayo tutungo doon sa ating tirahan, kundi tutungo tayo papunta doon sa Jamaratul Aqaba, yung pinakamalaking tatapunan. At magtatapon tayo ng 7 bato doon sa Jamaratul Aqaba. Pagdating natin doon, siyempre alam natin na yung iba ay natapos na silang magtapon kagabi. Pagkatapos ng kalagitnaan ng gabi, yung mga mahihina ay natapos na silang magtapon ng bato. At tayo na malalakas, sa mga kababaihan at malalakas, ay didiritso sila sa Mina para magtapon ng bato sa Muzdalifah. Ngayon, may daladalang bato ang bawat isa na 7, at tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtatalbiya. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbigkas natin ng labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Pagdating natin doon sa Mina, kung saan nandun yung mga tao papunta nagdadagsaan para magtapon ng bato. Actually, mayroong first floor, may second floor. Okay lang lahat yun, mga kapatid. Basta importante, hindi importante yung kung anong floor ka, ang importante ay makapunta ka doon sa lugar kung saan ikaw ay magtatapon at maitapon mo ang bato sa tamang pagtatapunan nito. At hindi po kinakailangan na isipin natin na magtatapon tayo ng demonyo o satanas, dahil tapos na po yun. Ang gawain natin dito ay bilang pagsunod natin sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil wala pong demonyo doon. Alam natin na ito ay ang una ay ginawa ito ni Abraham hanggat sa na isagawa ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pero hindi na po magtatapon ng bato kundi bilang pagsunod na sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya palagi niyang sinasabi, litakhudhu anni manasikakum, palagi niyang inuulit, kasi huling hajj na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, una at huling hajj ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sa buong buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang beses lang siya nagsagawa ng hajj. Kaya sinabi niya na kunin niyo kung paano ko ginawa. Paulit-ulit niya sinasabi, kasi sabi niya na baka ito na ang huling hajj ko. Yun ang sinabi. Isa sa tanda ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay magpapaalam na siya sa mundo. Pagdating doon, tuloy-tuloy ang ating talbiya. Yung labbaik Allahumma labbaik. Pagdating natin doon at pag nakapagsimula na tayo magtapon ng bato, tapos na po ang pagtatalbiya. Tapos na po yung talbiya natin ayon sa karamihan sa ating mga ulama.
Ang pagbibigkas ng labbaik Allahumma labbaik ay kapag nakapagsimula ka na magtapon ng bato, ay ititigil na po natin yan. Tapos na po, hindi na po natin gagawin ito pagkatapos nun sa simula ng pagtapon natin ng unang bato natin. Ayon sa ibang mga eskular, sinabi nila na hanggat hindi maubos yung bato na pito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatalbiya. Pero ang karamihan sa mga ulama, at yun po ang nabanggit sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ni Usama bin Zaid at ni Al-Fadl, na sinabi nila ayon sa hadis na lam yazal an nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamrat al-aqaba. Ayon sa maana ng hadith ay tuloy-tuloy ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagtapon ng bato hanggat sa nakapagsimula siyang magtapon ng bato. Yun ay dalil o katibayan na itinigil ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagtapon ng bato ay pagtatalbiya pagka nakapagsimula na siya magtapon ng bato. Ngayon ay ano ba ang sunna na babasahin natin sa pagtatapon natin ng bato? Ang sunna dito na bibigkasin natin ay bawat tapon natin ng bato ay magbibigkas tayo ng Allahu Akbar, then Allahu Akbar, Allahu Akbar hanggat sa maubos natin ang pitong bato. Yun po ang bibigkasin natin sa pagtatapon natin ng bato. Bawat bato ay Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kung sakaling may mga katanungan, kung sakaling kulang ang bato ko, halimbawa nakauwi ka na, nakarating ka na sa tent, naalala mo na anim pala yung naitapon mo o kaya ay lima, so okay lang, walang problema mga kapatid. Sabi ng mga eskolar natin, hindi na po ito kailangan balikan o palitan pa pag nakauwi ka na. Maliban lang kung nandudoon ka pa at nagduda ka na kulang yung ibinato mo, so doon ka sa pinakamababa. Hindi mo sure kung apat ba o lima, so doon ka sa apat. Hindi mo sure kung anim ba o pito, doon ka sa anim at dagdagan mo. At marami naman doon mga kapatid na nakakalat ng mga bato sa gilid nung tapunan ng bato, madali pong makahanap doon ng idadagdag. Pero kung sakali naalala mo na kulang yung itinapon mong bato sa pag-uwi mo na sa tent mo, ay okay lang po yun at hindi po yun makaka-apekto mga kapatid na sa ating pagtapon ng bato. Sa ibang hadith o ibang riwaya na ginawa ng mga sahaba, katulad ginawa ni Ibn Umar at ginawa ni Ibn Mas'ud, ang kanilang panalangin sa bawat tapon ng bato, ang sinasabi nila ay Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfur. Sa bawat tapon nila ng bato, ang binibigkas nila ay Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Sa bawat tapon ng bato. At tinanong ni Mughira, قلت لابراهيم النخعي رحمه الله تعالى ما اقول اذا رميت الجمره. Ano ang babasahin ko, ano ang bibigkasin ko sa bawat tapon ko ng bato? At sabi ni al-Ibrahim an-Nakhai, sinabi niya, قل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. Tinanong niya ulit kung ito ba ay bibigkasin bawat tapon. Sabi niya, قلتو اقوله ما اقول لحصاتين. Gagawin ko ba ito bawat tapon ko ng bato? Sabi ni al-Ibrahim an-Nakhai, قال نعم ان شئت. So okay lang, sabi niya, bigkasin mo ito bawat tapon mo ng bato. So hindi mo sa ulo ang salitang o ang bibigkasin na Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura. So doon ka na lang sa mas madali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagkatapos ay wala na pong panalangin, tigil na po natin ang pagtatalbiya at susunod dito. At sa mga kapatid natin sa iba't ibang sulok ng mundo, ang kanilang gagawin sa araw na ito ay magsasala sila ng Idul Adha. At pagkatapos ng sala ay magkukutba ang imam. Pagkatapos ng kutba ng imam sa iba't ibang sulok ng mundo, sa mga bansang may mga Muslim, ay magsisimula silang magkatay sa kanilang katay, yung udhiya. Okay, magsisimula silang mag-alay ng kanilang katay sa udhiya. Tayo naman na nag-hajj, pagkatapos natin magtapon ng bato, ang susunod na gagawin natin, kung sino man ang kanyang hajj ay kiran at tamatto, ay ikakatay niya ang kanyang hadi. Dahil nga sa ang nakasanayan natin dito sa Makkah ngayon ay nagbabayad na lang. Okay, nagbabayad na lang sa mga authentic na mga babayaran, ay hindi na po obligado na tayo po ang magkatay. Kung tutuusin, ang pinakamainam, tayo po ang kakatay sa ating hadi. Sa bawat baka, pwede po ang pitong tao, o kaya ay sa kamilyo, pwede po ang pitong tao. Nabanggit sa hadith ng sahaba, sabi niya, ay sa baka sabi niya o kaya kamilyo ay
pito kami na nagmamay-ari doon. So, kung nakabayad ka na, ay wala ng problema yon. Wala nang problema. Na isagawa mo na ang hadi kung saan kakatay ng isang kiran o isang tamato. Actually, yung pinakamainam na uri ng hajj, kung tutuusin, ay ang may katay. Sabi ng Propeta SAW, afdalu al-hajji, al-thajju, al-ajju, wa-thajj, o wa-thajju al-ajju. Sabi ng Propeta SAW, pinakamainam na uri ng hajj ay ang may katay at tuloy-tuloy ang pagtatalbiya. So, yun po pinakamainam na uri ng hajj. Pagkatapos natin magkatay, dahil nga nakabayad na tayo, so, siyempre, dahil nga ang pagpapagupit ay gagawin natin ito sa tent natin. So, magpapagupit tayo. Yung mga lalaki, magbabawas ng buhok. At ang pinakamainam ay uubusin natin ang ating buhok. So, dahil nakapagtapon ka na ng bato at nakapagpagupit ka na ngayon, ang tawag po dyan ay tahallul al-awwal. Ang tawag po dyan ay tahallul al-awwal. Pwede na po sa'yo lahat. Pwede ka na magpabango, pwede ka na magpalit ng ihram at magtis ka na, o magtotob ka, magugotra ka, o magsusombrero ka, o kaya ay magpuputol ka ng kuko, o kaya ay magputol ng bigote, pwede na sa'yo lahat. Ganun din sa babae, pwede na siya magputol ng kuko. Pagkatapos niya magtapon ng bato, magpuputol din ng buhok ang mga kababaihan, at kasama po yan sa obligado rin sa inyo, okay? Pero sa kababaihan ay maiksi lamang ang puputulin sa dulo ng inyong buhok. Kasing haba ng siguro mga 1 inch ang puputulin namang sa dulo ng inyong buhok. At doon ay pwede na sa atin lahat, maliban sa isa na lang. Ang bawal pa sa atin kay Mrs. yung pagkikipagtalik sa kanyang asawa. Mananatiling bawal yon. So, ganun yung pagkakasunod-sunod, sabi ng mga eskolar natin, ang mainam, pagtapon mo ng bato, din pagpapakatay, din pagpapagupit, din pwede na sa'yo lahat, din tuloy ka dun sa Kaaba. At magtatawaf ka ng tawaful ifada. Yun po yung tinatawag natin ng tawaf ng hajj at haligi po yun. Kapag hindi mo nagawa yung tawaf na yun, ay hindi tanggap ang hajj mo. Okay? At magsisimula po ang araw nito sa 10 sa araw ng Dhulhijjah. Sabi ko nga, yung araw na yan ay araw ng katay, araw ng alay, at tinatawag natin na Eidul Adha. Pagdating natin sa Kaaba, sa sinumang may kakayahan at gusto lang i-advance, dahil hindi po ibig sabihin na obligado na matapos mo sa araw na yun ang tawaful ifada. Hindi po obligado. Kundi pinakamainam na matapos mo sa araw na yun. Pagkatapos mo magtawaf, ay kung sakali na nakapagsa'y na katulad ng kiran at yung tamato, katulad ng natalakay natin, ay ibig sabihin katulad ng kiran at ng ifrad, tulad ng naunang natalakay natin na unang-unang pasok nila sa haram, ay nagtawaf sila at pagkatapos sila magtawaf ay nagsa'y, nakapag-sign na sila ng advance, ibig sabihin kapag ikaw ay ifrad o kaya kiran, kapag katapos mo magtawaf ng tawaful ifada, wala ka ng sa'i. Hindi ka na magsasa'i. Bakit? Kasi natapos mo na ang sa'i nung unang pasok mo sa haram. Pero yung tamato, kung saan yun nagsagawa ng umra at nakapagpalit siya ng damit, pagkatapos nag-ihram ulit, siya ay magsasa'i ulit. Okay? Magsasa'i siya ulit. So, ibig sabihin, ang tamato, dalawang bisis siyang magsasa'i, at ang ifrad at ang kiran ay isang bisis na lang siyang magsasa'i. Kung sakali, mga kapatid, ay hindi niya kayang pumunta doon, kumbaga tinamad, o sabihin natin na gusto niya isahan na lang ang tawaf niya, isasabay na lang niya sa tawaful wida, yung tawaf na pamamaalam, katulad sinabi ni Ibn Abbas na gawin ninyo, ang tawaf ninyo na pinakahuli ay ang tawaf, ang bago kayo umalis sa Makkah, sa inyong pagsasagawa ng hajj ay tinatawag na tawaful wida. Ito po yung obligado na tawaf. At ito, exempted po dito ang mga kababaihan kapag dumating sa kanila ang kanilang regla. Ngayon, pwede nating pagsabayin ang intensyon. Okay, na dalawang intensyon. Halimbawa, sasabihin ko na lang, saka na lang ako magtatawaf ng tawaf ulifada, isabay ko na lang sa tawaf ng pamamaalam. So, iisang tawaf, dalawang intensyon, wala pong problema yon. Pero ang pinakamainam, siyempre, kung kaya natin, iba yung tawaf ulifada, iba yung tawaf ulwida, yun ang pinakamainam. Kung pagsasabay natin yung dalawa, tawaf ulifada, kasabay sa intention ng tawaful wida, so okay lang po yun. Wala pong problema ayon sa ating mga eskolar. So yan po ang mga gagawin natin sa araw na 10 ng Dhulhijjah. Siyempre, mga kapatid natin ngayon na nagsiselebrate sa iba't ibang sulok ng mundo sa araw ng Eid, tinatawag natin na Eidul Adha, tayo naman
yung mga nasa Mina, ay makikita natin yan na sila ay nagmagsiselebrate kinagabihan sa kanilang mga tent. Bawat isa may mga selebrasyon bilang pagsasaya, at ito po ang sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinahintulutan sa atin na magselebrate ay dalawa lang, ang Idul Adha at ang Idul Fitr. So yan po mga kapatid ang gagawin natin sa araw sa 10 sa buwan ng Dhulhijjah. At inshallah mga kapatid, hanggat sa mga susunod na pagkikita natin, ano naman ang gagawin natin sa 11, 12 hanggang 13. So ngayon ay nasa 10 tayo na araw ng Dhulhijjah. So siyempre, nandun tayo sa Mina at obligado sa atin na matulog sa 11 at 12 ng araw ng Tashriq. So abangan niyo mga kapatid ang susunod na pagkikita natin kung ano naman ang susunod kinabukasan na gagawin natin sa 11, 12 hanggang 13. So hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.